finally, brothers, whatever is true. Dito, or sa ibang translation, in conclusion, my friends, fill your minds with those things that are excellent and praiseworthy, or worthy of praise. Number one is it true? Yung ilalagay ba natin sa isip natin, kasi nakaka-apekto yan, is it true? Yung ginamit po dito, mga kapatid, na Greek word, is the Greek word aletheis, or aletheis. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ay true, truthful, worthy of credit. At sinabi po, mga kapatid, sa Greek lexicon of the New Testament, the word means true as to fact, or it denotes actuality of a thing. Bago mo isipin ang isang bagay, siguraduhin mo na tama muna. Uy, lalo na ngayon, napaka-importante, ang daming siraan, ang daming mga chismis. Kasi sa media, sa social media, yung mga naririnig natin, yung iba dyan, tama. Yung iba dyan, mali. Ano gagawin mo ngayon? Pag nagkamali ka ng isinaksak sa isipan mo, buong buhay, paniniwalaan mo yan. At buong buhay, magiging aksyon mo yan. Recently, may narinig po ko mga tatlo, maybe yung iba dito, nakikinig siguro, o mapapakinggan itong mensaheng ito, na sa pagbuong pagbibinata at pagdadalaga niya, akala niya, mahal siya nung taong yun na lagi niyang nakakasama. Na kung saan, hindi naman pala totoo. Biruin mo, nag-a-assume ka na hinihintay ka pala niya, ready pala siyang mapangasawa, biruin mo in 10 years, in 20 years. Nag-assume ka bilang isang lalaki o bilang isang babae, yung pala hindi totoo. It denotes actuality of a thing. Kaya lagi kong binabanggit, hindi porket close sa'yo, hindi porket concerned sa'yo, in love na sa'yo. Kasi pwedeng concerned sa'yo, close sa'yo, at the same time, enemy mo. Di ba may kisses, may kiss ng enemy na tinatawag? O kaya naman, hang kaibigan lang pala. O kaya naaalala niya yung lola niya sa'yo. Yung tita niya. O yung tito niya. Ngayon ang tanong, yung iniisip mo ba, totoo ba talaga? Hindi lang kung saan-saan mo narinig. Is it true? Minsan nagagalit tayo, eto ba, kagigising mo pa lang, may nagbanggit sa'yo, may tumawag sa'yo. Nagsabi sa'yo ng isang balita. Ngayon, nagalit ka na. Nasira ngayon yung buong araw mo. Yun pala, hindi naman talaga totoo yung sinabi niya. Kaya lang naapektuhan ka na agad. Kaya tatanungin natin, yun ba talaga yung nangyari? Kaya nga sa Bible, hindi pwede na basta-basta kahuhusga. Napaka-importante ng 2 to 3 witnesses. Kapag nagbanggit sa yung isang tao, pwede 50% tama yun, pwede 50% hindi. Paano yung naapektuhan ka na? Hindi mo pala alam. Yung nabasa mo, mali pala. Hindi pala yun, buong buhay mo. Akala mo, yun ang demonyo. Yung pala yung nagkwekwento sa'yo, ang tunay na kalaban. Di ba, ang daming ganyan sa mga telenovela. Nampun yung bata, yung pala kaaway niya yun, yung tunay na nanay, gumaganti lang pala. Buong buhay niya kasi nungalingan, namuhi siya sa tunay na nanay niya. Tindi, yan yung magusto-gusto ng mga Pilipino. Yung pala ginagantihan lang siya ng isang tao. Kinain ka ng kasinungalingan. Kaya sinabi dito, whatever is true, kinakailangan, ma-check muna natin, ano ba ang totoo? Kaya nga, napaka-importante mga kapatid, kapag nalilito ka na, ang importante, sumangguni ka agad kay Lord, because God Himself is the only final test for truth. Wala na pong iba, since He is unchanging, the moral standards revealed in His Word. So, kaya nga ang Bible, mga kapatid, ito yung final authority of our faith and conduct. Sinabi sa John 3:33 that God is true. Sinabi ng Bible, mga kapatid, that God cannot lie.
Ang sabi ng Bible that Satan is a liar and the father of lies. In opposite, mga kapatid, sa katotohanan. So kung may katotohanan, may kasinungalingan. Kaya nga, we must test everything by God's word. Not true. Listen to this. Kinakailangan, matest natin yung bago ka tayo mag-feel, bago kainin yung isip na ito, itest mo muna siya by God's word. Not through emotionalism or pragmatism. Uulitin ko ha. Kinakailangan, matest natin yung mag-feel sa isip natin, not through emotionalism or pragmatism. Ang ibig sabihin ng emotionalism, a tendency to regard things emotionally or place too much value on emotion. Dahil matindi yung dating, pakrabe. Ito, matindi yung dating. Ito, mahal na mahal niya ako, hindi naman pala. Ito talaga, makasalanan to, magnanakaw tong taong ito, hindi naman pala talaga totoo yun. Eh, nag-place ka ng too much value sa emotion mo. Ang tao pa naman, kapag nakalabit ng konti yung emosyon, bumibigay. Ingat ka sa emotionalism, pagiging emotional, kapatid. Hindi ko sinasabing hindi, wala tayong emosyon nilikhaya ni Lord. Pero iba ang emotionalism. Ibig sabihin, ginagawa mong truth yung nararamdaman mo lang. Pangalawa, pragmatism. Sa philosophy, yan yung approach na ina-assess mo yung katotohanan sa pamamagitan ng tagumpay, sa pamamagitan ng practical na application. Totoo yun kapag nagtagumpay ito. Di ba pwede? Kaya lang ang tanong ko. Kaya lang, marami para sa kanila nagtagumpay sa maling kapamaraanan. Ngayon, yung maling kapamaraanan na yun, nagiging katotohanan na. Halimbawa, pwede ka magtagumpay sa pamamagitan ng kasinungalingan. Huwag mong sabihin lahat sa kanya, huwag mong sabihin. Umipek. Truth na ngayon yun. That's pragmatism. Halimbawa, mas effective ang pagiging babaero at pagiging lalakero sa ganitong trabaho. Umi-effect siya. Yun ang magiging truth ngayon. Okay, nakuha natin. Kaya nga, ingat, hindi porket mukhang nagkakapera ka, nagkakaroon ka ng mga material na bagay, dahil sa paniniwalang yun, umi-epekto yung bagay na yun, totoo na yun. That's pragmatism. Or, too much emotion, emotionalism naman, mga kapatid. Hindi porkit nagkakapera ka sa bagay na yan, hindi porkit mukhang umi-epekto yung bagay na yan, totoo na, ang totoo, kapatid, si Lord, yung salita ng Diyos. So, labas dun kay Lord, that's a lie. Pain ng demonyo. Kaya nga maganda, mga kapatid, unang tanong natin, is it true? Wag agad basta naniniwala. Kinakailangan, matest natin yan, ang litmus test natin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Titignan natin, ito ba yung sinasabi ni Lord o hindi? Baka kainin ka ng emosyon, ng galit, sa hindi mo naman talaga dapat kagalitan. O baka naman, ipractice mo yung isang maling bagay na hindi naman pala talaga yun ang katotohanan. At the end of the day, ang tawag doon, na-deceive. Mukha kasing tama, pero nagoyo ng demonyo. Ang demonyo kasi, padadamahin ka sa dulo, pababagsakin ka. Is it true?